So, bago ko basahin ko. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi nandito na naman tayo sa ganitong gawain, no? In fact, ngayong taong ito, namin kong dinedipit, no? Sa nakaraan, nandun ako sa may Sampalo for story building din. Ganda, parang style, condo style na eh. Pagpasok mo ng room, ano na eh. Wala nang suksi-suksi. Darun na parang style, condo style na talaga yung paupahan. Green, kasi you built it. So, isang pwede mo kung pwede mo. So, di ba? Yung mga nagpa-plano ng business sa mga ganung lugar. Instead na paupahan mo ng bahay-bahay dahil may mga estudyante, di ba? So, ganda, magaling. Maraming ano eh, maraming na-discover eh, no? Na mga kaparaanan. Kinakailangan kasi ang business i-akma mo eh, no? So pag hindi mo i-akma, talo ka eh. Kaya hindi mo i-akma, talo ka talaga. Kailangan ano ka eh, akma sa mga lugar, akma sa mga pangyayari, akma sa panahon. Diba? Then, nung nakaraan din naman ay nakadalawang beses din ako sa may Revolucaya. At una kong dalawa ba, tatlo na yata eh. Kasi una kong bigles din yung bahay nila, tapos yung resort. Then after that, bumalik ako ng tatlo na. Nadagdagan ng dalawang paupahan. After that, nadagdagan pa uli. So, pabalik uli ako ng December kasi nanamanak daw. Although, nagpapapalit ako, nagpapapalit nga ako eh, kasi layo eh. Layo kasi, sipi mo, galing pa ako ng Manila Police District. At nag-opening prayer din ako noon, nagtuturo din ako sa kapulisan. Kung Pilipinas yung hawak natin eh, pero particularly sa Manila tayo, mas na-assign. This coming Monday, nasa Manila City wala ko. Kasama ko si Mayor Laguna at yung district director si General Ibay ng buong Manila Police District. So, saka yung si Major Philip Ines, yung pag nanonood kayo ng TV, yung spokesperson ng sa PIO ng Manila, si Major Philip Ines yun. So yun, so tapos dami-dami yung mini-bless, no? Dami, then nakaraan lang na nasa ano naman kami, Taiwan. Kasi meron naman tayong mga minute na dapat imit at tagpuin at the same time. Kasama na siyempre yung tour, no? At marami pang mga travel, pero pag-portament tayo, binibig mo na natin pang travel natin. Dito sa Pilipinas, yung sa ibang bansa. In fact, nagagaling ko lang din ng Aklan, Capiz, Iloilo. Very busy. Grabe. Kaya ang prayer ko sa Lord, ang dalang panandis yung kalakasan ko eh, no? At kaya lang ang problema, ano eh, kain ka ng kain, hindi naman napupunta sa muscle, hindi ka napupunta. Yun ang problema. Dapat pag kumain ka dito eh, no? So basahin ko lang ito sa Psalm 91. Ito, simula na tayo. Sa Psalm 91, sabi dito, no? Ang ganda, sa Psalm 91, sabi ang ganoon dito. Actually, Psalm 91, alam natin ito eh. Diba, Psalm 91, awit 91, Salmo 91, very popular ito eh. Very popular ito, second Psalm 91 ito. Yeah. Pero hindi ko nababasahin yung buo kasi hahaba tayo. Sa Psalm 91, verse 9, sabi dito. Yeah. Siguro basahin ko na kaya ng buo, no? Para mas maganda, no? Yeah, Psalm 91, beginning verse 1 hanggang verse 14. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. So pag sinabi mong ano, parang ano ito eh, yung pananalatari ko ng Diyos, itinuturing niya parang siya isang inahin, no? Nanay siya. Ganun. Diba merong mga anak na kinakanlong, diba? Nilililiman. So, gano'n. Gano'n yung ginagawin niya itong metaphor. Gano'n. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust.
Surely he will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, and the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. Ito, sabi si Seven. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Diba katatapos lang ng Christine? Pagka siya sabing, babalik pa nga daw si Christine. Diba? Eh, sabi ah, may tendency na bumalik siya, huwag na siyang babalik. Pero kung titingnan natin, kailan ang namatay? Pagkatapos ni Christine. Yeah. At gusto pong bumalik. No, ang sinasabi, ang prediction is Saturday, Sunday to Hemito, Monday. Sana huwag na siyang bumalik. Pagkatapos nun, meron pa siya kasabay, di ba? Si Leon. Si Leon. Di ba? Dati yung Leon, hayop yun eh. Ngayon, bagyo na. Dati si Christine, ano yun eh. Artista yun eh. Ngayon, bagyo na. Sabi dito, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm, that dito, will overtake you. Pakasabi, no harm. No harm. No disaster. No disaster. Will come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra, and you will trample the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. One time, may dumating sa bahay. Gulat kami ni Mrs. Sabi ko, Mama, may bisita tayo. Unexpected. Yung pala, nag-message na. Nadarating siya. Hindi lang nabasa ni Mrs. Nung pagkatapos ng pag-uusap, saka lang nakita ni Mrs. na nag-message nga pala na darating. Alam niyo kung magkano hinihirap ng pera. Napakaliit. At nakapagtataka sapagkat milyon-milyon ang pumapasok na pera sa tao nito. What happened? Bakit all of a sudden, ito siya at dumarating? Wala pang daang libo ang hinihirap niya. Wala pang daang libo. Samantalang milyon-milyon ang pumapasok sa kanya. At naalala ko kung ano-anong business ang pinasok nito, hindi siya nagpapasok. Pero one time, meron silang business na pinabless sa atin, nag-prosper at tumituloy na. So, and all of a sudden, ito siya dumating at wala pang dami iba na minimum siya. I was shocked. Paano nangyari yun? Eh, million ang bumapasok sa tao nito at from one business to another business. Ganoon. So, yun. So, ang payo sa kanya ni Mrs. Balikan mo si Lord. Balikan mo si Lord. Kasi minsan, ano ba ang naglalayo sa akin sa Diyos? Dalawa, kahirapan. Ang kahirapan, ilalayo ka niya sa Diyos. Pangalawa, ilalayo ka ng Diyos. Kayo. Diba? Attendance. Di ba maraming mga artista, di ba? Isang araw, lakta na yung buhay nila. Sa baga, di ba? Ganoon. Kaya ang payo ni Mrs. sa kanya, dati hindi ka naman kanya lagi ng mga kalitong ngayon. And all of a sudden, ang sa suggestion ni Mrs., balikan niyo siguro. Nang sa ganun, maka-recover kayo.
And even until now, naglaman siya ng prayer ko na hoping na makarecover at makabalik sapagkat nasasaktan ako eh. Nasasaktan ako na bakit dumating sa mundo ng buhay na ganito na million-million ang pumapasok na pera. And yet, ngayon ang hihiram, walang hihiram dito. Napakaliit na pera ng hihiram. Masyado akong nasasaktan. Nasasaktan ako talaga. Desmin niyo. Million. Kaya, ano ang ibig ko tutukuyin? Ang buhay sa mundo ibabaw nito, unpredictable. Unpredictable ang buhay. Kasi maaaring malakas ka ngayon, bukas, mawala na. Diba? Mawa natin. So, kung malakas ka ngayon, bukas, wala ka na. Diba? Maaaring wala kang sakit, pero may tendency. Aksidente, may darating, minsan may pinatawag na bangungot, dumarating, di ba? Na unexpected. Kung malakas ka ngayon, kinaulog ko sa atin, bigla kang magkakasakit, di ba? Parang si ano, yung si Trinidad, yung reporter, yung pangalan nun, nauna pa kay Arnold Clavio, di ba? Si Arnold Clavio, di ba? Physically fit yun eh. Biglang kinaulog ko sa atin, na-stroke, di ba? Mabuti na lang, nahihitin pa niya yung sarili niya sa hospital. Kaya meron pang isa, yung si Trinidad, na reporter niya ng GMA na napunta sa iba. Patay ngayon, nauna pa siya kay Clavio, sakit sa puso. So, kung titingnan mo mga physical effect yun, diba? Parang yung passmate ko, ang laki-laki, ang taas-taas ng position nun sa isang kilalang hotel sa Pilipinas. Paikot-ikot ng ibang bansa yun at paikot-ikot ng buong mundo. So, hindi ko lang siya passmate talaga, talagang formerly classmate ko talaga siya. At nagulad na lamang ako eh, na hospital niya eh, tuloy-tuloy na siya. Unang pagkaan niya eh, nilabas yung bituka niya at later on niya. Talagang, eh, misan lang sabi pa nga ako sa kanya, eh, pwede bang mag-do-yard din dyan sa hotel mo at bigyan mo kami ng discount? Okay naman ba? Pero ngayon, nawala na siya. So, ano ibig kong tukuhin? Ang buhay, ang kritik ako. Maaaring buhay na ngayon, bukas, wala ka na. At maaaring malakas na ngayon, isa nga, magsakit ka na at maaaring mabilis yung pagkakaano. Si William! Diba? Health conscious yun. At nagbibigay sa atin ang payong pangkalusugan yun. At nakita na rin natin ngayon kay cancer. Si Ernie Baron, di ba? Yung pito-pito niya, ang daming napagpala ron, biglang-bigla, patay. Di ba? Diabetic. So, ano ibig sabihin sa buhay sabihin dito? Number one, ang buhay sa mundong ibabaw, unpredictable. Hindi mo alam kung kailan ka mawawala sa mundong ibabaw nito. Hindi mo alam kung kailan ka tatamaan ng sakit. Hindi mo alam kung kailan ka tatamaan ng aksidente. At sa panahon ngayon, tinatawag nila climate change, na hindi na ano yung panahon ngayon. Hindi lang climate change yan. Kung babasahin mo ang Biblia, yan talaga ang prediction ng Biblia. Na talaga ang mundong ibabaw na ito ay makakaranas ng mga ganyan. Guess natin. At saka kung magkaminsan, di ba, may mga business na matagumpay, di ba, biglang-bigla, ano, nasasara. Di ba kito ni Minister? Sarado na, pinilitan na siya, angel dyan na siya. Sinali siya eh. Ganoon at mara, di ba? May isang. Mamaya wala nang hirstop, di ba? Angel dyan na siya. Kasi, yung pandemya, nadali yun eh. Nadali ng pandemya yun. So, sinalo ng angel dyan. Nang, I believe, lokong way na ang sumalunod. Di ba? Yun yun. Kaya hindi na siya hirstop, angel dyan na siya. At maraming bangko, di ba? Biglaan na rin nagsara. So sa madaling salita, sa buhay na ito, unpredictable talaga. Kaya yung Awit 91 ay nagpapakita na kung paanong merong inahin na merong nag-aalaga sa kanyang, di ba, mga... Inakay. Inakay, no? Ganun din daw tapa tayo. Tayo ay magpaalaga sa Diyos. Magpaalaga tayo sa Diyos. Kasi kung hindi tayo aalagaan ng Panginoon, delikado, baka bigla tayong mawala sa mundong ibabaw na ito, impyerno ang pupuntahan natin. Ganoon yun kung na tayo ay nasa kasalanan. Kaya nga ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo. Malinis pa na sa kanyang harapan habang tayo nabubuhay. Kasi baka bigla tayong mawala sa mundong ibabaw na ito, impyerno ang pupuntahan natin. Baka bigla tayong magkasakit, hindi tayo makakitulog.
baka bigla tayong ma-aksidente, eh wala tayong divine protection. Kaya kagaya ng nakahapon yata, nakapanood ako ng Angkit Bulaga. Kasi mas gusto ko panoorin yun, mas wholesome yun eh, kesa sa ibang palabas. No? Kasi mas wholesome siya. Ang topic nila is, nagda-drive sila sa Tagaytay. Tapos eh, pa-akyat daw yun, eh hindi na malayan. May natundol sila na may namang vessels. So patay lahat ng kasama, siya lang ang natundol. Kaya siya yung driver, kinasuhan siya. So, gets natin. So, marami mga pangyayari ganun. Pabuti na lang, nabuhay pa siya. Naka-recover pa siya. Ito siya, recovery siya. So, maganda yung mga topic nila kasi iba, may kapupulutan ng aral. Kaya sinasabi kong kung siya kay papan. Pwede yung pampagilya, pwede yung pambata. So, sa Madrid Santa. So, ang buhay sa mundo ibabaw nito ay isang predictable. Kagaya nga noong million-million na pinapasok sa kanilang business, you know, at nagulat na lang ako bigla dumating ng bahay, yung pala, may message pala, hindi na kaagad nabasa. So, walang magawa kundi intertenensya at nangihiram ba ng maliit na pera lang, wala pang daang libo yung nangihiram niya. Pero ako'y nasyak talaga. Bakit siya nangihiram ng ganung halaga sa kanta ng million-million ang pumapasok na pera? So, dalawang bagay ang pwedeng maglayo sa atin sa Diyos. Number one, kahirapan. Ilalayo ka rin sa Diyos. Number two, kayamanan. So, maaaring ilalayo ka rin yan sa Diyos. Nakuha natin. So, ang kinakailangan natin, manatili tayo sa Diyos. Make God the priority of our life. Pag-ising natin sa umaga, dapat si Diyos, si Lord, ang ating kinakausap muna. Buhay tayo, gising tayo. Bago matulog tayo sa gabi, dapat si Lord ang kinakausap natin. Diba? At kung sakaling tayo nakagawa ng mali sa harapan ng Lord, hinihingi ng tawad. At nagpapabago. Diba? At sa mundong ibabaw na ito, hindi tayo dapat gaya-gaya. Hindi po trending, viral, diba? Puso, gagaya tayo. Ang tanong eh, ito bang pagginaya ko ba ito eh, magiging maganda ba ang future ko? Ang tanong eh, pag ito ba yung ginaya ko, papasok ba ako ng langit? Yun eh, guess natin. So, dapat iniisip natin yung mga bagay-bagay na iyon, no? Na kinakailangan natin na pagtuunan ng malalim ng pansin. Kaya yung Awit 91, pag libre yung oras ninyo, basahin nyo ito. Kahit anong version, Tagalog version, kahit anong version, malalim na English, babaw na English, kasi ang dami ng version ngayon eh. Meron ang Bicolano, Bisibuano. So, kahit na anong version, no, ay ano, pwede nating basahin. At dito natin makikita na yung Awit 91 ay nagpapakita na kailangan natin na laging nasa lilim na malabi na pagpak ng Diyos. Para pag nandun ka, dumating mo yung mga atake, diba, ng kadiliman, atake ni Satanas, protected ka. Protected ka. So, ganoon yun. Yun. Sa buhay na ito, ako bilang tatay, hindi ko naman na nakakasama palagi yung aking mga anak, di ba? Ngayon magkakaroon na rin ako. So, hindi ko naman sila laging kasama, di ba? Minsan, nagkakatabi kami, gagawin ng pangalawa kong anak pa. Sabi niya, umupo ako sa tape niya. Sabi niya, dito ka na matulog sa tabi ko. So, doon ako natulog sa bed niya. Doon ako natulog na, doon niya na ako pinapatulog eh. Dito ako na matulog pa. Bed niya yon. So, doon ako natulog. Hanggang ginamada na ako, doon ako natulog na napakadalang doon, no? Napakadalang doon na nangyayari, di ba? Na sarili siyang bed. Hindi naman natutulog doon. So, ito. Nagkukwentuhan na kami, nag-usap lang kami. Medyo nanya ako pinatulog. So, ano ibig kong tukuyin? May mga bagay na hindi ko naman sila nababantayan na naasikaso ng gusto. Pero, tinuruan ko sila na magpailalim, di ba, sa pag-iingat ng Diyos. Amen. Tinuruan ko sila na ingatan sila ng Diyos, yung protection ng Panginoon. Para nang sa ganun, dumating man yung anumang problema, pagsubok, laban ng buhay, sakuna, accidente, everything, so protected tayo ni God. Nakuha natin. Siyempre, gusto ng Lord na tuloy-tuloy yung ating blessing at promosyon, di ba? From one prosperity to another prosperity, from one victory to another victory,
from one success to another success, di ba? From good health to good health, di ba? From healing to healing, miracle to miracle, dapat walang katapusan. Up up in a way, level up, soaring high. Yun ang lagi kong tinuturo sa marami. Dapat hindi ka nananatili at hindi ka dapat pabagsak. Dapat paangat ka ng paangat. At kanina nga, nag-invento nga kami, sabi ko, eh, marami na tayong bansang inipot. Totoo naman yun, no? Na hindi natin inaasahan ay ang dami na natin inipot at buong Pilipinas sa ipot na natin yan. Kasi kamay ng vision eh. Ang inyong kamay ng Diyos. Kaya, madali lang mabless eh. Madali lang mapromote. Ang kailangan lang natin ay tiyaga, di ba? Tipid, di ba? Abilidad, invest, savings, di ba? At higit sa lahat, yung patnubay ng Diyos. Kapag ginawa natin yung mga bagay na ito, tuloy-tuloy at tumumbay, di ba? Papasok pa tayo ng kalangitan. Gets natin? Amen. Yun. Kaya tayong lahat muna ay tumayo sa oras na ito. Kaya bago natin iputin ang tahanan ito at bless. Saglit lang natin bigyan ng pagkakataon yung ating mga sarili. Gumuko muna tayo at pagbigay sa oras na ito. Ayan. Tamang tayong lahat ay nakayokot ng kapitid. Saan ba natin gustong pumunta pagkatapos ng buhay sa mundo ng bago mo? Saan natin gustong pumunta? Lahat. At sa oras na ito, ay sino ba ang gusto natin magbibigay ng proteksyon sa atin sa araw-araw? At sigapin din natin makasunod sa kanyang kalooban. Sabi nga ng Lucas 6:46, tinatawag niyo akong Panginoon at inyo naman. Para din anak sa mga magulang. You call me mama, you call me papa, but you obey me na. So ganun din si Lord. If you call me Lord, then you obey me. At habang sinusunod niyo ako, andyan naman ang divine protection ko sa inyo. Kaya marami nagkakaroon ng premature death. Iba nagkakaroon ng pagpagsak dahil nasa pagsugod sa loob. Totoo ang lumpot na lumpot. Wala kang daang libong hinihiram niya. Napakaliit na salapit. Samantalang milyon-milyon ang pumapasok sa loob niya. Kasi yan ang sinabi ni Jesus, balikan mo siya na. Balikan mo siya na. Kaya habang tayong lahat ay nakayopat na kapit, itaas natin yung ating tanatapay patungo sa loob. Ang Panginoon ay nasa atin. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin, luwalhatiin at siya. Somebody, you got my heart.
tayo. Gawin natin na ang prayer na ito galing sa kabuturan ng ating mga puso. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, sinaamin ko po na ako'y tao, tagalupa, ikaw ay tagalangit, ikaw ay banal, ako'y makasalanan, inaamin ko po, ako'y nagkasala, ako'y nagkamali, ako'y nagkulang sa iyo, patawarin mo po ako. Hugasan mo ako ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo at sa oras na ito, akin pong hinihiling ng totohanan at taos sa aking puso, baguhin mo po ako. Alisin mo po ako sa mga pagsuway. Alisin mo po ako, Panginoon, sa paggaya sa kasalanan ng mundo. Alisin mo po ako, Panginoon, sa mga hindi magagandang gawain. At tulungan mo po ako na mabuhay ng malinis at banal sa iyong harapan. Tulungan mo po ako na sumunod sa iyong kalooban. Tulungan mo po ako na makapagdesisyon ng tama para sa aking kinabukasan at hanggang sa walang hanggang buhay sa kalangitan. Sa oras na ito, lukas ang aking puso, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, na ang ibig kong sabihin, ipinapailalim ko sa iyo ang aking buhay, sapagat ikaw ang may-ari nito na siyang dapat na magmaneho ng aking buhay. Sa iyo ko rin, ipinagkakatiwala ang aking buhay upang sa ganoon, anumang aksidente, sakuna, sakit, karamdaman, kalamidad, mga problema laban ng buhay, o anumang hindi inaasahang pangyayari, ako po ay iyong maprotektahan. Sa oras na ito, pinapahayag ko, Panginoong Jesus, ikaw po ang masusunod sa aking buhay ngayon, bukas at magpakailanman. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at hilayo po ninyo ako sa lahat po ng mga maling tao at maling barkada. Bigyan niyo po ako ng kalakasan upang sa ganoon mapaglabanan ko ang anumang mga tukso ng buhay. Salamat po, Diyos, na marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amin at amin. Amen. Kung yan ay taos sa puso natin, so ang pangalan natin isinulat ng Diyos sa aklat ng buhay sa langit. Kung taos sa puso natin yan, andun yung protection ng Panginoon. At gagabayin niya tayo, iingatan niya tayo, at ang Holy Spirit, idadirect niya tayo. Parang hangin niya eh. Ang hangin, hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Yung tatamaan ng hangin, doon mapupunta, di ba? Doon mapupunta yan. O kunyari, panyo o, di ba? Pag tinamaan ng hangin yan, kung saan yung tama o, di ba? Doon siya napunta. Kasi tinamaan ng hangin eh. Hindi mo nakikita, pero tinamaan ng hangin, gumamit siya. Dapat ganun yung buhay natin. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero hayaan natin siya ang mag-direct ng ating buhay. Kaya nga, lahat ng ating gagawin, tayo ay nagpipray na, Lord, ito po yung pangarap ko. Pero pag hindi yan, dahil alam ko naman ang pangarap mo is much better than my plans, than my dreams. So be it, God. So be it. Ganoon. Minsan, yung mga pangarap, yung mga plans ni God, hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan eh. Di ba? Parang ako, di ba? Kung ang laking kong kursong pinag-aralan, nakatapos din ako. May business din kami at matagong pa yung business namin hanggang ngayon. Ando naman yun. Pero hindi ako nilagay ng Diyos doon sapagkat merong palang ibang plano sa akin ng Panginoon. So, ito siya. So, dito ako nilagay ng Lord. So, ganun yung ibig tukuyin natin, di ba? Na tayo ay nagpapadirect kay God kung ano yung saan yung plano niya. So, magaganap at mangyayari yan, makikita natin ang tagumpay. At hindi lang tayo ang nagtatagumpay, di ba? Nagtatagumpay kasama yung ating mga pakay sa buhay, mga kaibigan, kakilala, kasi nababahagyan sila ng blessing. And at the same time,
nagiging good model tayo sa kanila, di ba? Para gayahin natin sila. Ay, gayahin nila tayo na ay mga tao doon ang tagumpay. So, yung bis mapagiwara ako, gayahin ko na nila. Gets natin? Ganun. So, sa oras na ito ay i-bless natin yung tahanan ito hanggang pababa. No? May baon na kong oil. Asan yung oil natin? Yan. Kung babasahin nyo sa banal na kasulatan, ano eh, ang oil is symbol of the Holy Spirit. Ano-ano pa yung mga symbol ng Holy Spirit? Hangin. Ha? Hangin. Hangin, yan. Hindi gaya hindi nakikita. Fire, apoy, dove. Mas alam natin yung dove, di ba, no? Tapos marami. Pero, ito, nung si David ay bago siya na-install bilang hari, inanoy siya. From that day on, yung pagsama ng Diyos sumapasahan niya. Catch natin? Yeah. At hindi lang yun, no? Kapag sabi ng James chapter 5, kapag kayo ay may karamdaman, gusto nyo pa-restore, magpatawag kayo ng elder, hayaan yung pahiran kayo ng langis. Yung langis, walang power yan. Kahit pa ito ay galing ng Israel, wala itong power. Diba? Kahit baby oil lang yan, walang power yan. Ang power, nasa ating pananampalataya. Nasa ating faith. Catch natin? So, manalangin tayo. Lord, maraming pong salamat. Mula po, Panginoon, sa unang pag-dedicate, Panginoon, ng property, Panginoon, ng senior family, ng sadyain senior family, Panginoon, nagpatuloy po ito. At ang hiling po namin, Ama, magpatuloy ito ng magpatuloy ng magpatuloy, Panginoon Diyos. Kung itong matulad sa akin na ikwento kanina, na biglang-bigla ay dumating, Panginoon, ang kahirapan. At hindi lamang yun na ikwento ko, kundi marami pang nakaranas ng ganito na naranasan nila ang tagumpay, apang tagumpay, but all of a sudden, sila po ay nakaranas ng pagbaksan. Hindi po ito ang plano namin. Ang plano namin po, O Diyos, ay tuloy-tuloy. Kaya po, Ama, ang dalangin po namin ay ilagay niyo po sa kanilang mga puso ang reverential fear, ang banal na pag-alam, banal na pagkatakos sa iyo. At ilagay niyo po sa kanilang mga puso ang pusong masunurin na handang tumugon sa lahat po ng iyong mga ipag-uutos. At ilagay niyo po sa kanilang mga puso, dakilang Diyos, ang isang puso, Panginoon, na aaminin na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo. At ang lahat ng mga darating pa ay magmumula, magagaling pa rin sa iyo, Panginoon. Ibig sabihin, Panginoon, na hindi yung aming sariling lakas lang, kundi sa pamamagitan ng tulong mo, ay pinapangyari mo o nagaganap o nagkakaroon po ng mga pagpapala at patuloy na pagpapala. At dakilang Diyos, ilagay niyo rin po sa kanilang mga puso na manatili sa iyong piling, Panginoon, at huwag mahiwalay sa iyo. At ilagay niyo po sa kanilang mga puso na mas makilala ka pa nila sa isang mas malalim at Biblia na kaparaanan. At natitiwala kami, Panginoon, ang prayer na ito, Panginoon, ay inyo pong dininig sapagkat ang sadya at senyo family, Panginoon, ay para sa iyo at ang lahat po ng property nila ay para sa iyo, Panginoon, at magpapatuloy po, Panginoon, ang kanilang mga biyaya. So, Father God, before we anoint, Father God, this place, Lord, let your anointing be upon this family, Lord, this precious people of God, Lord. In Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Ikaw, Panginoon, na nagpasimula ng mga magagandang bagay sa kanila. Ipagpatuloy niyo po ito, Panginoon. Ipagpatuloy niyo ito, O God, in Jesus' name, the Son of the Living God. Purarabashinilibiyandararabashandararabanda. Ibigay niyo po ang pagmamahalan sa kanila, ang pagkakaisa sa kanila, ang pagtutulungan sa kanila, ang pagmamalasakit. Lagi nilang titingnan ang kanilang pinagmulan upang lagi silang mababa, Panginoon. Ibig sabihin, humble in your sight, Lord, in Jesus' name. Sila, Panginoon, ay lalaki but they will remain humble, Panginoon, in your presence, O God. At mamahalin nila, Panginoon, hindi ang pagpapala, kundi mamahalin ka nila, Panginoon, na nagbibigay sa kanila ng mga pagpapala. Bigyan nyo sila ng talino, dahilan Diyos, na mapatakbo nila ng maayos ang mga pinagkatiwalaan nyo po sa kanila. At hiling po namin, Ama, na
hindi po makakapanaig ang anumang gawa ng kadiliman upang sila'y lamangan, upang sila'y pagsamandalahan, gawa ng masama Panginoon o sila'y iskam. So hindi namin ito pinapahintulutan ng ilang Diyos. So Father God, we are asking Lord, not just their house, this property, but all their businesses, Father God. Lord, be protected, divine, be protected divinely, Father God, by the Almighty God. Salamat po, Diyos, sa marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at ang bago sa pagsabi na. Amen at amen at amen. Thank you, Lord. Amen. At tayo po ngayon ay dadako sa ikalawang bahagi ng ating gawain, kung saan tayo naman po ay magbabalik papuri at pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Amen po ba? Kung kanina po, amen. Kung kanina po tayo po ay nagpuri, nagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, pagkanta, ngayon naman po ay tayo magbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Amen po ba? At alam ko excited na po ang bawat isa sa atin dahil alam ko na marami sa atin dito alam na ang pagbibigay ay isa sa mga susi ng ating pagpapala. Amen po ba? Amen po ba? Sige nga po, pumalakpak po muna lahat ng nakakaunawa. Amen. Sige po, at tayo po ay i-ready na po natin ating mga sarili. Amen po ba? Tayo ay magbibigay dahil bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Unang-una dahil ito ay utos ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Hindi lamang natin to sinasabi upang masuporta ng iglesia, upang magamit ito pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Una dahil ito ay utos sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Na ibalik natin ang nararapat para sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Lahat naman ng bagay nanggaling sa Panginoon. Amen? Lahat ng pagpapala natin, alam natin niya na nanggaling ito sa Panginoon. Hindi ito dahil sa sarili nating kakayahan. Oo, nandyan yung factor na nagawa natin to dahil meron tayong mga talento, may mga kakayahan tayo, pero dahil di naman ito bigay ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nararapat lamang na ibigay din natin ang para sa Panginoon. Amen po ba? Kumbaga, binabalik lang natin yung para sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Sige nga po, pumalakpak po muna lahat na nakakaintindi. At saka nagbibigay tayo sa Panginoon dahil alam na natin yung priorities natin sa buhay na to. Amen po ba? Na hindi tayo mag-iimpok ng kayamanan sa mundong ibabaw na to. Oo, walang masama maging masagana sa mundong ibabaw na to dahil yun naman talaga ang pangako ng Panginoon sa atin. Amen? Na hindi tayo maghihirap, na tayo'y mamumuhay sa mundong ibabaw na to nang may pagpapala, nang may kasaganaan. Amen? Pero hindi to the point na mamahalin natin yung pera higit sa Panginoon. Amen? Hindi to the point na mamahalin natin yung pagpapala nang masigit sa Panginoon. Amen po ba? Kaya alam po natin dapat yung priority natin sa buhay na to, na mas dapat nag-iimpok tayo ng kayamanan sa kalangitan kaysa sa mundong ibabaw na to. Amen po ba? Dahil sabi nga, heaven and earth will pass away. Lahat ng nasa mundong ibabaw na to ay lumilipas. Tayo ay lilipas. Amen? At pag tayo ay lumipas, wala naman po tayong madadala sa mundong ibabaw na to. Amen? Amen po ba? Kundi ang inimpok natin sa langit. At paano tayo nag-iipon o paano tayo nag-iimpok sa langit? Sa pamamagitan ng pagbibigay natin dito sa mundong ibabaw na to, ng pagbabalik ng para sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Dahil ang pagbibigay ay isang pribilehiyo. Tama? Isang pribilehiyo ito na para sa atin ha, ng mga Kristiyano, pribilehiyo ang makapagbigay dahil alam natin na ang pagbibigay ay isang paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Alam na natin yung priorities natin eh. At saka minsan pag nagbibigay tayo, pag tayo po ay nagbibigay at nararanasan natin or nararamdaman natin na nagbibigay tayo ng buong puso na nagbibigay tayo na
hindi na may, wala nang pag-aanilangan, hindi na half-heartedly. Dito natin nakikita kung paano tayo nag-grow bilang isang Kristiyano. Amen? Dito natin nakikita kung paano lumalalim yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Kung dati pag meron tayong natatanggap, ang binibigay lang natin, eh, yung sakto lang. Kumbaga, ito lang ang hinihingi ng Panginoon, yung 10%. Eh. So, ito lang ibibigay ko, yung tithes lang. Pero, habang tayo tumatagal bilang isang Kristiyano, lumalalim yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? At sa pagbibigay na din natin, nakikita yung ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? Mas lumalalim yung pagmamahal natin sa Panginoon, mas lumalaki yung pagbibigay natin ng walang pag-aanilangan. Amen? Habang tumatagal, nagbibigay tayo ng hindi na, ano yun, hindi na half-heartedly, na buong puso na nating binibigay ito, na wala nang tayong nararamdaman na regrets pag tayo nagbibigay, na wala na tayong nararamdamang konting panghihinayang pag tayo nagbibigay para sa Panginoon. Amen? Doon natin makikita kung paano tayo nag-grow spiritually at doon natin nakikita kung paano nag-grow yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kung tayo po yung nagbibigay half-heartedly o merong pag-aanlinlangan o merong panghihinayang sa ating binibigay, siguro kailangan pa nating suriin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? At isa pa, ang pagbibigay ay isang pagpapala. Amen? Sabi nga sa Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Amen po ba? Alam natin yan bilang mga Kristiyano na mas nagbibigay tayo sa Panginoon, mas pinagpapala tayo. Amen? Amen po ba? Alam ko marami dito sa ating mga buhay na patotoo para dito o tungkol dito na kung kailan walang-wala sila, sa kanila nilalakihan yung pagbibigay. Amen? At yung pagbabalik naman ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Minsan nga ang pagbabalik ng Panginoon sa mga panahong kailangan natin. Amen po ba? At saka ang pagpapala ng Panginoon naman sa atin, ang pagbabalik ng Panginoon sa ating mga binigay, hindi lang yan sa iisang aspeto. Amen? Hindi lang yan puro blessing na financial. Amen? Amen po ba? Minsan, ang balik ng Panginoon dito ay yung hindi lang sa ating physical na pangangatuan na tayo ay malusog, na tayo ay walang mga karamdaman, amen po ba? Kundi minsan ano rin eh, spiritual tsaka emotional, amen? Yung meron ka lang nararamdaman na at peace ka sa buhay na to, na seguridad mo sa buhay na to, minsan yun na yung balik ng Panginoon sa atin, amen po ba? Yung nararamdaman mo lang na nagiging tapat ang Panginoon sa atin, amen? Amen po ba? At alam ko tapat naman ang Panginoon sa ating mga buhay, kaya sana tayo rin ay tapat sa pagbibigay. Amen? Amen po ba? So, ibigay po natin ang para sa Panginoon. Hindi lamang po ang tithes, ang 10% ng ating mga pagpapala, yun po ang ating ikapo o tithes. So, ano man ang natatanggap natin sa ating mga sahod, sa ating mga baon, o ano mang klaseng pagpapala yan, ang sabi po ng Biblia ay, ibalik natin ang 10% bahagi para sa Panginoon. Amen po ba? At ibigay rin po natin ang ating mga offerings, sacrificial giving. Lalo ngayon, nalalapit na po ang ating anniversary. Amen po ba? Nalalapit na ang ating anibersaryo at kailangan po natin ito paghandaan. Kaya, ibigay po natin yung nararapat para sa Panginoon upang makapag-celebrate naman tayo ng ating anniversary ng may kaluguran sa Panginoon. Amen? Ng maayos na ikatutuwa, ikalulugod ng Panginoon. Amen po ba? At alam ko naman, lahat naman tayo excited para doon. At alam ko, lahat tayo ay uudyokan ng Panginoon para ibigay yung the best natin. Amen po ba? Amen po ba? Sige nga po, pumalakpak po muna lahat na nakakaintindi. Amen. So, bakit po tayo nagbibigay? Una, dahil utos ito ng Panginoon. Amen? Sa atin. At wala naman tayong ibang dahilan kung bakit tayo nandito kundi dahil sa Panginoon lamang. Amen?
Pangalawa, dahil mahal natin ang Panginoon. Amen? Sabi ko nga, wala naman tayo dito kung hindi natin mahal ang Panginoon. Amen? Wala naman tayo sa katatayuan natin lahat kung hindi natin mahal ang Panginoon. Amen? At hindi rin naman tayo mahal ng Panginoon. Amen? At ikatlo, dahil ito ang susi ng ating pagpapala. Amen po ba? Pag tayo'y nagbibigay, tayo rin ay pagpapalain. Amen? At sana pag tayo'y nagbigay, buong puso na. Amen? Sana nararamdaman na natin na tuwing tayo'y nagbibigay ay wala nang pag-aanlinlangan. Dahil doon natin nakikita kung gaano kalalim na ang ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? Ganun din naman tayo sa ating mga, sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na sa ating mga ina. Kahit gaano pa kalakihan o gaano pa pag hiningi ng ating mga anak, minsan kahit hindi natin kaya, ginagawa natin ang paraan para sa kanila dahil mahal natin sila. Amen po ba? Ganyan din po sana tayo sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Amen. Sige po. Tayo po ay magbigay. Ibigay po natin yung the best natin para sa Panginoon. Lahat po ng ating mga giving, lahat ng klase nating giving, lagyan po natin. At alam ko ibabalik ito ng siksikliklig gumapaw sa atin ng Panginoon. Amen? Sige po, tayo po lahat ay magbigay. Amen. Naibigay na po ba natin yung the best natin? Alam ko po marami po ritong inuudyokan pa ng Panginoon na ibigay yung the best nila para sa Panginoon. Huwag po natin hayaang hindi ito manaig. Amen po ba? Dahil alam niyo po, sa nangyayari ngayon sa ating mundo, amen po ba? Tunay nga na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon sa mga pangyayari ngayon. Amen? Amen po ba? Di ba? Sunod-sunod na bagyong dumarating. Amen po ba? Kumbaga, nililiglig na ng Panginoon ng mundong ibabaw na to. So, ibigay po natin yung the best natin sa Kanya. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. At alam ko, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin, mananaig yung pangako niya sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sige po, ipanalangin po natin ating mga binigay. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit. Panginoon, maraming salamat po sa mga pinagkaloob ng aming mga kapatid, Panginoon. Pagpalain mo to, Panginoon, ng higit pa sa kanilang inaasahan, Panginoon. Magamit lamang ito sa iyong ikadadakila, Panginoon, at sa ikapalalaganap ng iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang maitaas sa lugar na to, Panginoon, sa pamamagitan ng mga kaloob na ito, Panginoon. Panginoon, lahat ng nagbigay, Panginoon, i-grant mong lahat ng desires ng kanilang mga at lahat ng mithiin ng kanilang mga puso, Panginoon. Ano mga aspeto ito, Panginoon, ibalik mo sa kanila ito ng siksikliglig at umaapaw at higit pa sa kanilang inaasahan, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, na kami humahawak sa iyong pangako, Panginoon, na kung paano mo kami minahal, Panginoon, ay siya rin pagmamahal na aming ibabalik sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga kaloob na ito, Panginoon. Patuloy mo itong i-multiply, Panginoon. At sa lahat ng nagbigay, Panginoon, patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Maging Panginoon ang mga nais magbigay ngunit wala pang kakayahan sa oras at araw na ito, Panginoon, ay pagpalain mo sila upang maranasan din naman nila ang kadakilaan mo, Panginoon, at maging kabahagi sila. At maranasan nila ang pagpapala na kaya mong ibigay, Panginoon. Kaya, Panginoon, binabalik namin sa lahat ng papuri, pasasalamat sa iyong pinakadakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.